matinding experience ko sa encuentro. Kasi 15 meters nung inamos ako ng NP. Noong time na yun, 1 meter lang sa tabi ko yung ito, tre, buti. Hindi tumabog. Pero kung tumabog yun, siguro wala na ako yun. And after yung ambush na yun sa akin, nakuha mo yung high ground na punis ko ng NP. Marurelease yung NP yung mga nasa 20 plus. Then, continue yung movement namin. Nung 11:30 ng tanghali, malapit na kami sa Barangay Kanaway, sa General Naka, Quezon. 500 meters, naririnig ko na yung ano, kahol ng aso sa barangay. Pagtawid mi ng ilog, pagangat ko ng ilog, may nakita ko na isang kubo na nag-iisa sa gitna ng palayan. And, ang nakita ko kagad na bungadan ko, babae, isang babae. Siyempre ako, nagsuspicious ako doon sa babae kasi naunahan kong nakita yung babae, namumutla siya. Then, hindi siya mapakali doon sa inuupuan niya. Kaya ako, nagsuspicious na ako na either natatakbo ito or dadampot ng baril. Then, mga few seconds, yung isang tao ko sa team, nakita niya yung mga tao sa likod ng bahay sa kusina. Sabi niya sa akin, "Sergeant, may tropa na ba tayo sa ano, diyan sa bahay?" Sabi ko, "Wala pa." Pero yung mata ko, hindi ko inaalis doon sa bahay. Ngayon, nung sinulya pa ko yung kusina ng bahay, nandoon yung pulley arm ng LD. Yun. Continuous na yung encounter hanggat sa tamaan ako. Wounded ako doon. Pero after nung encounter na yun, nung na-search mi sila, na-recover mi ng 6 body count, 6 assorted firearms. Then, tapos nung nakuha na yung patay nila, tapos yung then, inibak na ako ng chapter sa Fort Bonifacio General Hospital. Isang experience ko na talaga hindi ko malimot-limot hanggang ngayon kasi habang kumikirot yung tama ko, naalala ko yung encuentro na yun. Hanggang ngayon, nandito yung bala sa katawan ko, hindi naalis ka. Yun ang hindi ko malimutan sa experience ko bilang isang sundalo, bilang isang scout ninja. Basta mo na.